Hello mga kabida best ng JC Best! Kumusta kayo? Ako si Teacher Christina. Ang ating aralin ngayon ay masustansya at di masustansyang pagkain. Sa araling ito, inaasahan na makilala mo ang mga pagkaing masustansya at hindi masustansyang pagkain. Tingnan mo ang nasa larawan. Ito ay batang malusog at isang batang masakitin. Anong mas gusto mo sa dalawang larawan? Ang batang malusog o ang batang sakitin? Tama! Ang malusog na bata. Ano sa tingin mo ang dapat mong gawin upang maging malusog? Isa sa dapat mong gawin ay ang pagkain ng masustansyang pagkain. Kumakain ka ba ng mga masusustansyang pagkain? Ano nga ba ang mga masustansyang pagkain? Ngayon ay ating alamin ito. Ang masustansyang pagkain ay mainam o makabubuti upang maging malusog ang ating katawan. Ang mga halimbawa nito ay gulay, tulad ng kalabasa, talong, okra, ampalaya, at sitaw. Iba pang halimbawa nito ay prutas, tulad ng mansanas, saging, orange, ubas, at abokado. Ang mga gulay at prutas na sariwa ay mainam sa ating katawan. Ito ay nagbibigay ng bitamina at mineral na nagbibigay sigla at lakas sa ating katawan. Ang mga prutas ay mainam na kainin bago kumain. Ang taglay nitong fiber ay nakatutulong upang linisin ang ating bituka. Wastong dami ng isda at karne ay angkop din sa ating katawan. Ngayon naman ay ating balikan ang batang payat at sakitin. Ano sa tingin mo ang kaniyang kinakain? Magaling! Maaring ang kaniyang kinakain ay hindi masustansyang pagkain. Great job! Ano na
naman kaya ang mga hindi masustansyang pagkain? Ito ay masama o hindi maganda sa ating katawan? Ang mga halimbawa nito ay junk foods tulad ng sitsirya at soda. Isa pa sa mga halimbawa ng hindi masustansyang pagkain ay frozen foods tulad ng hotdog at tosino. Mga bata, hindi rin po masustansya ang candy at tsokolate. Ngayon ay alam mo na ang mga halimbawa ng mga hindi masustansyang pagkain. Sakit at labis na timbang ang dulot nito sa iyong katawan. Kaya hindi mo ito dapat ugaliing kainin. Mga bata, inyong tandaan, ang masustansyang pagkain ay mainam at makabubuti upang maging malusog ang ating katawan. Ang di masustansyang pagkain ay masama o hindi maganda sa ating katawan. Mahalagang masustansyang pagkain ang iyong kainin upang maging malusog ang iyong katawan at makaiwas sa anumang sakit. Kaya simula ngayon, ugaliin mo nang kumain ng mga masustansyang pagkain. Maraming salamat at ako muli si Teacher Christina. Salamat sa pakikinig!